Hello sisters! Welcome back to my channel. So today's video, pag-uusapan natin kung magkano ba ang mga apartment dito sa Bahrain. Actually po, hindi po tawag namin dito apartment. Tawag namin sa mga inuupahan namin dito is flat. F-L-A-T, flat. Hindi ko alam kung bakit ganun yung tawag nila, pero kung sa Pilipinas, diba, apartment, condominium, ganun. Pero dito, flat lahat ng... Or meron pa kung gusto mo yung talagang sariling bahay talaga siya, tinatawag nila villa. So, yun lang. And so, maggagawa ako ng mini tour ng aming flat. Nakalipat na kami. Dati kasi, umupa kami ng flat na meron 2 bedrooms. And nakikishare kami doon kasama yung father-in-law ko at yung brother-in-law ko. So, ngayon, nanganak na ako, nakapag-decide kami ni Mark na lilipat na kami ng ibang flat. Kasi nga, may baby na, gusto ko na ng sarili naming space, sarili naming bahay. Kasi mas nafe-feel namin yung pagiging family namin pag may sarili na kaming bahay, flat, yon. So, itutour ko kayo and pag-uusapan natin kung magkano yung mga inuupahang bahay dito sa Bahrain. So, without further ado, let's start the video. So, guys, pagpasensyahan nyo na yung buhok ko, ganyan talaga siya. Wala na akong magagawa. Super dry talaga. And wala na akong time ayusin yung sarili ko. Hindi katulad dun dati. Ang dami kong time. Pag may baby ka na talaga, na kung maiintindihan nyo, either si baby ang malinis, mabango, nakaligo, or yung bahay malinis, or ako na... Ganito lang. Nasa bahay lang naman tayo, diba? Naka-quarantine naman tayo. So, ganun lang. Ito na talaga. Wala na tayong magagawa. Huwag na tayong magplastikan. Ganito talaga. Ganito talaga itsura ko pag walang makeup, pag hindi nag-aayos. So, huwag natin itago sa ang totoo. So, ngayon, mag-i-start tayo sa main door. So, ito yung main door namin. Yun siya. Nasa third floor kami. And... nandito din yung roof deck. So, doon ako nagsasampay ng mga damit namin kasi pag dito sa loob, wala kaming ceiling fan at saka matatagalan talaga ang pagtuyo. So, pagpasok mo pa lang sa, ano namin, sa main door namin, makikita nyo na to. Yan. Ito, lalagyan to ng mga wine. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Mark dyan, pero sabi niya, may project na siyang gagawin, either gagawin niya yung ano, hindi ko alam, surak yata, or hindi ko alam, hanggang ngayon di niya pa rin ginagalong, hindi pa rin niya nililinis. So, ito yung main door, yan. And then, dito, naglagay ako ng alcohol, aray, naglagay ako ng alcohol, tapos yung wallet ko para pag kung sakali may papadeliver ako, nandyan lang siya. Ayan, Dettol, ini-spray ko sa mga gamit ni Mark bago siya pumasok. And ito, water na may alcohol, ini-spray ko din sa kanya. So, pagpasok mo, tada! Kitchen agad. So, ito yung fridge, katabi lang ng ano, ng main door. Actually, ano siya eh, open kitchen siya. So, nandyan yung sink. Ito. Yan, cabinet, nandyan yung mga plato-plato namin. Yan. Extra rice. Rice is life. Ayan, sabon ni Catalina sa feeding bottles niya. Basura yan. Ayan, and then dito, another cabinet. Ayan siya, and yan. Ito yung lutuan namin. Ayan siya. And then, yung dining table namin. Binili namin yan sa IKEA. Ito din sa amin yan. Yung lahat ng gamit na yan, sa amin na yan. Basta ang kasama lang dito sa flat na to is yung ref, yung washing machine, yung lutuan, and yung aircon. Yan, importante yan. So, ito na yung main door. Ito na yung kitchen. Tsaka slash dining. Ayan. Oo nga pala guys. Hindi kayo Pilipino kung hindi nyo ginagawang basahan yung mga luma nyong t-shirt. Yeah. Tara! O, diba? So, pagpasok, andyan din yung living area namin. Ito, binili namin. Yan, sa amin na yan.
Yan. To sofa bed na ni Mark. Matagal na. Binata pa lang siya. Boyfriend-girlfriend pa lang kami. Nasa kanya na yan. Itong cortina, binili din namin yan. Pati cortina, hindi na siya kasama. Ito yung view namin. Empty lot. Tapos yan yung ano ko, ring light ko, maternity pillow ko. Nilalagay ko na dyan kasi lagi yan niyayakap ni Mark pag nanonood siya ng TV. Dyan siya umihiga. And then sa IKEA namin to binili. Ito sa home box yan. Home box yan. Yan, yung computer ni Mark. Dyan siya nag-work. And yung shelves, sa amin din yan, si Mark din naglagay niyan. Ayan si Catalina, yung ano niya, photoshoot niya. Nga pala guys, meet my lovely daughter, Catalina. 15 days pa lang siya nito. Ayan. Hi! 15 days old pa lang siya nung pina-photoshoot namin siya para tulog lang siya. Ayan. Ay, nahulog yung one piece ni Mark. Sino ba nahulog? Ah, ito siya. Ayan. Tapos yung TV, yung PS4 ni Mark na hindi naman niya nilalaro. Tapos yung shoe, ano namin, shoe shelves namin, dyan lang din siya. Actually, dapat bibili kami ng talagang yung, kahit yung mumurahin lang, basta matakpan lang siya. Anyways, ngayon wala pang budget, so yan muna. And then, ito na yung kwarto namin. Yan, ito yung kitchen. Ito yung toilet namin yan. Maliit lang siya, wala siyang bathtub, hindi katulad nung dati. Yan. And then, ito yung washing machine, tinakpan ni Mark. And then, ito na yung bedroom namin. Hi, Catalina! Catalina! So, ito yung setup ni Catalina. Diyan siya nag-tatami time. Ito pang, ano niya, pag umiinom siya ng milk. Tapos, dyan siya, pag gumising siya, pag matutulog siya, pinapatulog ko siya sa rocker. Pag sa gabi naman, pinapatulog ko muna siya sa rocker, tapos ililipat ko na siya doon sa crib niya. Hi! Hi! Kakagising niya lang kasi eh. So, itong bed, binili din namin to second hand. Ayan, yung side table sa papaya ni Mark, binili namin sa kanya, pati itong cabinet na to, binili din namin sa papa ni Mark. Ito naman, binili din namin to para kay Catalina. Yan yung ano ko, makeup trolley ko. Yan, nag-stock na kami ng mga wipes ni Catalina para di na kami lalabas. Ito yung area ni Catalina, another stock. Hi! Ganyan lang siya. Babuting bata to, hindi siya iyakin. Say hi, guys! Hello, everybody! My name is Catalina! Tapos ito yung crib ni Catalina. Pag sa gabi, pag matutulog na kami, ito, nilalagay na namin siya dito para mabilis ko siyang marinig pag humingi siya ng milk. Yan, humidifier. So, lahat empty talaga to. Kami na ang naglagay nito talaga ng mga gamit na to. Yan, simpleng buhay lang naman. Hi! Why? So, pala guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo na itong apartment na to, itong flat na to, nirentahan namin siya for 250 BD. In peso, nasa 33,000 pesos siya monthly. And semi-furnished lang siya. Ibig sabihin, ang kasama lang nitong flat na to nung pagrenta namin is AC, aircon, itong ref, tsaka washing machine. Tatlo lang talaga yung libre na gamit dito sa flat, which is yun yung pinaka-main talaga na kailangan namin meron. At saka pala lutuan. So, pag yung apat na yun, meron na yun, okay na kami. Kasi meron naman na kaming TV, meron na kaming sofa bed, mga ganung gamit. So, mahal siya kung tutuusin. Pero, ang nakagandahan lang sa flat na to is, bago yung building, meron siyang parking, and meron siyang, anong tawag ito? Elevator. At, unlimited kami ng electricity at saka water. So, wala na kaming iisipin. 250 BD,
malinis na yun, nababayaran namin. Hindi katulad nung dati namin nirerentahan, 350 BD siya. So, siguro nasa, 350 BD, nasa 60,000 yata siya, 2-bedroom, fully furnished naman na siya. Yun nga lang, hindi siya unlimited electricity at saka water. So, nagbabayad pa kami. As in, ang mahal-mahal lang binabayaran namin. So, napag-decide namin din ni Mark na magsiseparate na lang kami. Ganun din naman yung babayaran namin. So, ayun, kaya nag-decide kami na dito na talaga kami titira. Merong nag-comment sa video ko, saan ko daw nakuha yung name ni Catalina. So, nakuha ko yung name niya nung nagre-research ako sa Google. And most na ni-research ko is Greek name. So, napag-alaman ko yung Catalina pala sa Greek, ang ibig sabihin nun ay pure. So, dapat dalawa yung name ni Catalina. Catalina Solesha. Kaya nga lang, nung pinaparegister na ng hospital, sabi nung nurse doon, masyado daw mahaba. Kung ipupush pa rin namin yung second name ni Catalina, pwede naman, kaso kailangan ni Mark pumunta sa ministry. Eh, hindi ko alam kung anong ministry yun. So, sabi ni Mark sa akin, pwede bang wag na lang? Kasi nga siguro, matrabaho, baka matrabaho or something. So, sabi ko, sige, okay na ako sa Catalina. Yun. Kasi dapat, yung meaning kasi nung Celestia is heaven, pure heaven sana. Pure from heaven siya eh. Galing siya sa heaven, di ba? So, yun dapat. Yun nga lang, hindi na namin na-push. Ano, gutom ka na? Kakadede mo pa lang. So, yun na. And, may mga flat dito sa Bahrain naman na mas mura pa. Meron din kasing presyo ng flat namin na 250. Fully furnished. Yun nga lang, hindi siya unlimited electricity and water. So, napili talaga namin. Basta sabi namin ni Mark, basta meron lang washing machine, may aircon, may lutuan, may ref. Yun, kahit yun lang, tapos unlimited electricity at saka water, okay na kami talaga. As in, okay na pasok na talaga sa amin yung budget na yun. Kasi, ako lang nagtatrabaho, ay, hindi, si Mark lang nagtatrabaho, eh, ako bahay lang talaga ako. Housewife na ako, ako na nagbabantay kay Catalina. So, kailangan namin magtipid. Although, sa iba mahal talaga siya, pero, para sa amin ni Mark, murang-mura na to kasi sa amin tong place na to eh, dito na kami mag-i-stay. Sana oo, dito na talaga kami mag-i-stay talaga. As in, dito na talaga. Dito na siguro lalaki si Catalina, pero let's see, di ba? So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo yung place namin. Kung meron kayong mga questions about sa abroad, about living sa abroad, comment lang kayo guys, magre-reply ako. Nakikita ko din naman yung mga comments nyo kahit busy. For now talaga, super busy kasi super hands-on talaga ako kay Catalina kasi magti-3 months na siya and need kong i-focus yung development niya para, diba, hindi siya mahuli like crawling, yung mga gano'n na bagay. So, focus ako sa kanya talaga as in kahit... Tapos ako pa naglilinis ng bahay. Although si Mark minsan ang naglilinis ng bahay pag weekend. Pero usually talaga, dahil sa virus na yan, gusto ko talaga every other day naglilinis kami ng bahay. Kasi nga may baby, delikado eh. Ayokong i-take ang risk talaga. Mas maigi na yung mapagod ako kakalinis. Wag lang kaming magkasakit, lalong-lalo na si Catalina. So, that's it for today's video, guys. Pero kung meron kayong mga gusto kong i-feature na video, comment lang kayo. Ta-try namin. Ta-try ko gumawa ng video pag hindi na ako busy. Lalong-lalo na kay Catalina, ayan. Saglit lang siya umiglit. Nag-nap lang talaga siya as in 20 minutes nap or 15 minutes lang siyang nag-nap. So, yun lang guys. Thank you very much for watching. Please like this video and subscribe to my channel. Bye!